tayong istorya. Istorya dahil panahon kauna-unahan, panahon. Panahon kung kailan ang pagmamahal pa ay totoo na ang mga tao ay marunong lumaban kung alam niyang tama ito. Sa isang malayong lugar. Lugar kung saan may dalawang matipunong lalaki na may kakaibang angking kapangyarihan at lakas na lapis hinahangaan ng mga tao ng Rizal at Enrile. Ngunit nang dahil sa isang magandang dalaga, sila'y naglaban para sa kamay niya. Si Biuag ay katutubo ng Enrile. Siya ay may angking lakas na kaya niyang lumaban kahit alam niyang sa dulo, siya rin ay masasaktan. Nang isinilang si Biuag ay may di pangkaraniwang dalaga ang dumanaw. Siya pala ay isang diyosa, kung saan ang ina ni Biuag ay nagmakaawang humiling upang mabigyan si Biuag ng mahabang buhay. Mahal na mahal kita aking anak, naway lumaki kang masaya, malusog at may maayos ang iyong buhay. Isa kang di pangkaraniwang dalaga. Dahil ikaw ay isang diyosa, maaaring bang bigyan ng mahabang buhay ang aking anak? At mamakaawa ko sa'yo para sa aking anak. Hindi umimik ang diyosa. At sa halip, may tinali itong tatlong maliliit na bato sa Lake ni Biuag. Di umano ang mga batong ito pala ay makapangyarihan. Iba din ang taglay ni Biuag na kalakasan. Kaya niyang magbuhat ng mga mapipikat na bagay. At kahit mahulog itong mula sa puno, hindi siya nasasaktan. Biuag, ayos ka lang? Saktan ka ba? Oo, oh, okay ka lang. Awan, taging napangko. Iksa kami, Ten! Ngunit sa kabila ng lahat ng kapangyarihang ito, hindi pa rin masaya si Biuag sa kanyang buhay. Ay ko na to eh. Mas ko ora kapangyarihan ko yung matiyag, katura makurangikan. Kailangan ko daw matang itutuwaw. Kaya tumabarakan ko yung sarili ko ano nararapat para ni Gan. Kaanang ko noon niya tikayat mo, arating na lang nga nakasuporta ka niya. Basta kanayin ka agad na dam. Naglagitang kanayin nga. Agad ka, anak ko! Thank you.
Talagang napakaganda talaga sa lugar na ito. At sino naman kaya ang magandang babae niyo? Siya ang babaeng hinihibig ni Malana. At sino naman si Malana? May isang lalaking nakatira sa lugar kung saan tinatawag na Malawig. Mayroon itong taglay na kapangyarihan gaya nung kay Biuag. Siya ay si Malana. Mukhang may paparating po na bagyo, Tinya. Oo nga anak, mukhang malakas ito. Paano na lang ating mga pananim? Ihanda na lang po natin ang dapat ihanda. Mabuti nga. Nasira lahat ng ating pananim, Malana. Ano na lang ating pagkain? Mamatay tayo sa gutom. Okay, mag-alala, Tia. Hihingi po ako ng tulong kay Santo Niño. Mahal na Santo Niño, kayo po'y mahabag sa amin. Bigyan niyo po kami ng makakain. Tulungan niyo po kami ng mga kababayan ko. Andiyan na si Malana! Narito na po ang ating makakain. Maraming salamat, Malana. Sige po. Hindi maitago ni Biuag ang git niya kay Malana. Dahil sa gustong gusto siya ng mga tao. Lalo pat si Malana ang iniibig ng kanyang minamahal. Pinuntahan niya ang babae at nakita niyang nandoon din si Malana. Lalong lumakas ang liyab ng galit ni Biuag kay Malana. Kay Biuag ito. Ito ay isang hamon. Biuag, ang aking taglay na kapangyarihan ay hindi para sa ganitong labanan. Kakaginipinig. Ang iyong manligaw ay Biuag. Binibinig, sumama ka sa akin. Bibigay ko lahat ng iyong nais kung ka sa akin ka. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Si Malana ang aking iniibig. Ano ito, Biuag? Karumal-dumal. Di pa ito ang tapos, Malana. Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Nabalitaan mo na bang magpapaligsahan si Biuag at Malana para sa isang babae? Totoo ba iyan? Halika, ibalita natin sa iba. Sige. Nabalitaan niyo po ba? Ang alin? Si Biuag at Malana ay magpapaligsahan para sa isang babae. Ano? Nasaan sila? Kailangan kong punta ng aking anak. Dumating na ang araw ng tagisan. Si Malana at Biuag ay nasa magkabilang bundok kasama ang kanilang mga kababayan. Ako si Biuag na taga Enrile. Papatunayan ko sa inyong lahat na kaya kong talunin si Malana. Humanda ka, Biuag! Hindi ka magwawagi, Malana. Tignan natin. Thank you.
na yan, Biuag. Pinatunayan mo lang talaga sa akin na duwag ka. Alam mo ba, ang nanay ko ang nagbigay sa'yo ng kapangyarihan? Patawarin mo ako, Binibini.